na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon ay nasa ikaapat na linggo na tayo sa panahon ng paghahanda para sa ikaapat na pong araw ng paghahanda ng sa Pasko ng Pagkabuhay. Ngayon po ay Laetare Sunday. Ibig sabihin, tayo'y magalak. Let us rejoice ngayong panahong ito. Sapagkat ang pag-ibig at awa ng Diyos ay lagi nating nararanasan. Itaas natin sa Panginoong Diyos ang mga biyaya na ating hinihiling ngayon, lalong higit sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. At upang tayo'y maging karapat-dapat, pagsisihang lahat ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapiyastahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika, noong mga araw na iyon, sumama ng sumama ang mga pinuno ng Yehuda, ang mga saserdote at mga mamamayan. Nakigaya sila sa nakakarimarim na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinalagan niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalan sila ng mga sugo. Ngunit, hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang malalagang ari-arian doon ay tinupok din
Ano pat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Do'y inalipin sila ng hari at kanyang mga anak hanggang sa Babylonia ay masakop ang Persia. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupa ay nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persia, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang payag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang payag ng haring Ciro ng Persia. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig at inutusan niya akong magtayo para sa kanyang templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya, ang sino man sa inyo kabilang sa kanyang bayan ay pinahintulot ang pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami roo'y nakaupong tumatangis sa tuwirang ang iniwan naming Siyon ay aming maalala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, sinabit nila doon yaong dala naming lira. Sa amin ay niutos na sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig tungkol sa Siyon, yung paksa niyong nais nilang awit. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon samantalang bihag kaming nagiging bayan noon? Ayoko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin kung ang bunga sa pagtugtog limutin ang Jerusalem. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isap ko alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniuukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pamanguna. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po'y magsitayo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoong Diyos sa atin. Palakpakan po rin ang ating dakilang Panginoon. Ngayon ay ika-apat na linggo ng ating paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Tawag ngayong ika-apat na linggo ay Laetare Sunday. Sabi, tayo magsaya. Saan? Tayo magsasay panahon nga ng Kwaresma. Tayo magsasaya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, ang Kanyang awa, ang Kanyang habag, ay agi nating nararanasan. Pagnilayan natin ang mga pagbasang ating napakinggan. Sa unang pagbasa, mula sa aklat, sa ikalawang aklat ng mga kronika, dito ipinahayag, dito ating nakita yung kasaysayan ng Huda. Yung anong kasaysayan? Kasaysayan ng kanilang kasamaan. Yung kanilang history of infidelity. Dito makikita ninyo, binaybay ng Diyos,
Sabi niya, noong mga araw na yun, sumama na nang sumama ang mga pinuno ng Huda. Ito'y talagang ipinakita dito sa atin ng Diyos sa unang pagbasa, yung kasaysayan ng kanilang kasamaan simulat sa Paul, ng kanilang mga ginagawa mula sa pinuno hanggang sa buong community ng Huda. Dito, ipinakita sa atin ang kanilang kasamaan. At ano ang laging consequence ng kanilang kasamaan? Una, pagkasira ng kanilang templo. Pagkawasak. Padalwa, pagkawatak-watak. At sila'y nadala kung saan-saan. Kung saan sila naging bihag, naging talo sa lahat ng uri ng labanan. Sila'y naging alipin. Sapagkat yan ang bunga ng kanilang kasamaan. Sila'y kung saan-saan napuntang mga bayan. Sapagkat sila'y naging bihag. Pero dahil ang Diyos ay napakabait at napakabuti sa kanila, ang Diyos ay nagpapadala ng makikipagkasundo sa kanila, ang mga propeta. Pero anong ginawa nila? Pinapatay nila. Ayaw nilang pakinggan. Ayaw nilang makinig sa sinasabi ng Diyos. Pero ang Diyos, dahil sa'y sagana sa awa at dakila ang kanyang pagmamahal sa tao, ganun pa rin, kahit mahabang panahon, siya'y lagi nagpapadala ng mangungusap sa taong ito, sa mga taong ito, sa bayang ito ng Huda, para lang sila'y magbalik loob. Pero laging ang tugon ng tao sa kabutihan ng Diyos ay kasamaan. Kaya sila'y napapahamak. Pero dahil pa rin muli sa kabutihan ng Diyos, ginamit ng Diyos ang isang hari, para sila'y muling makabalik sa bayang Israel. Dahil nga sila'y naging bihag sa malayong lugar. Muli silang ibinalik. Ganun ang Diyos. Hindi tumitigil sa tao, sa isang bayan, sa isang lugar, hanggat hindi nagbabago ang mga tao. Ganyan ang ating Diyos. Kahit sa ating buhay, yung tingnan, napakabait ng Diyos sa atin. Sagana ang kanyang awa, napakadakila ng kanyang pagmamahal sa ating pamilya, sa ating lahat. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. At kahit gaano kasama ang tao, ang Diyos ay hindi titigil hanggat hindi ka nagbabago at hindi ka nagbabait. Tsatsagain ka ng Diyos, bumalik ka lamang. Kahit pasabihin ikaw ay hindi tapat sa Kanya, tsatsagain ka ng Diyos. Darating ang panahon, babalik ka rin. Nung ako po'y nasa isang kasaysayang ko, at luha ang aking mga mata, talagang ako'y sabi ko, ganito ang Diyos magmahal sa tao. Tinamisay na ibahagi ko na, ako'y nagpahid ng langis sa isang may sakit, at siya'y nag-aagaw buhay. At itong taong ito'y kilala na siya'y public sinner, makasalanan. At dumating sa punto na siya'y aking kinumpisal at napahidan ng langis. At nung siya'y mapahidan, siya'y sipin niyo, sabi ko, ikaw ba'y nagawa mo ba mga ito? Pisilin mo ang aking kamay. Kung ikaw ay naririnig mo ang pari na ibo. Hanggang nung siya'y makumpisal, nung siya'y mapahida ng langis, ilang segundo pa lang, namatay na. Sabi ko, gaano kabait ng Diyos sa tao? Segundo lamang pala'y pwede kang magbago. Kahit segundo na lang ang natitira sa buhay mo, ang Diyos nandun pa rin sa tabi mo. Kahit ganun ang natitira na lang sa buhay mo. At kahit nga, minsan, ang tingin ng iba'y wala na. Pero alam mong, nandun pa rin siya. Ganyan ang Diyos
sa tao, magmahal. Pero ang tanong, ano laging respond ng tao sa Diyos? Walang pakialam. Walang pakialam ang tao. Ay tuloy-tuloy sa kanyang buhay, pagkapasagana. Kaya itong panahon ng Kwaresma, tinyo ang hamon sa atin ngayon, tayo pinatitimo ng Diyos ngayong panahon ng Kwaresma. Ibig sabihin ay tumigil ka, sumandali. Laliman mo ang iyong pagdasal. Ang iyong pagkasakripisyo, laliman mo ang iyong pagkipag-ugnayan sa Diyos. Lalong higit ang iyong pagkakawang gawa. Laliman mo, tumimo ka ngayon, yan diyan ka mag-focus ngayon. Yan sa mga bagay na iyan, sapagkat yan ang iyong tugon sa dakilang pag-ibig sa iyo ng Diyos. Kaya nga, sa ikalawang pagbasa na ating napakinggan, sabi ni Saint Paul sa mga taga Epeso, kita ninyo ang lahat ng iyan kung bakit ka maliligtas, hindi dahil sa iyong effort yan, dahil sa pag-ibig sa iyo ng Diyos. Ikaw ay ligtas dahil mismo ang Diyos ay nagmamahal sa iyo. Kaya naman, anong tugon lagi natin dito? Mahalin natin ang Diyos. Sa mabuting balita na ating natunghayan, yung napakagandang usapan ni Nicodemo at ni Jesus. Sabi ni Jesus, mahal ng Diyos ang tao, ibinigay ang kanyang bugtong na anak dahil sa kanyang pagmamahal. Pero anong tugon ng tao? Ang tao pinipili pa rin mamuhay sa dilim. Natatakot siya na mamuhay sa liwanag sapagkat malalaman ang kanyang kasamaan. Sipin nyo, ganyan ang tao pa rin. Ano? Namumuhay pa rin sa dilim kahit na siya ay minamahal ng Diyos. Natatakot siyang mahayag ang kasamaan niya. Kaya pinipilit niyang siya'y laging nasa dilim. Ayaw ilantad ang kabutihan ng Diyos. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ano? Ngayong panahong ito ng Kwaresma, una, anong ating magiging tugon sa napakadaming biyaya sa buhay natin ng Diyos? Ang Diyos, tayo'y mahal hanggang sa ating kamatayan. Mahal tayo ng Diyos, hindi siya natigil sa atin. Pero nawa, ngayong panahong ito, meron kang respond, meron kang tugon. No? Naway, mamuhay ka sa liwanag at nang mahayag ang kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng kabutihan mong ginagawa. Kaya ang gusto ng Diyos, mamuhay ka sa liwanag. Sino ga ang liwanag? Ay di si Jesus. Maraming taong takot sa liwanag, ayaw mahayag ang dilim na nasa kanyang likod. Kaya nawa, magbalik loob tayo sa Panginoong Diyos ngayong panahong ito ng Kwaresma. Maraming pamaraan ang Diyos na gagamitin sa atin para tayo'y magmahal, magmalasakit sa kapwa, at lalong higit tayo bumalik sa Kanya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa tanglaw ng ating pananampalataya sa Diyos, tanggapin natin ang kanyang kagandahang loob na sa tuwi na ay ipinagkakaloob niya sa sambayanan. Kalakip ang kawabaang loob, hingin natin sa kanya ang biyaya ng kanyang awa at pagkapatawad. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang ang pangakong kaligtasan ay kamti ng sambayanang bumubuo sa simbahang Katolika at sa tanglaw ng Espiritu Santo, makapagsagawa nawa ang mga mananampalataya na makabuluhang pagpipenitensya at pagtanggap sa mga sakramentong maglalapit kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang ang pangangalaga ng Diyos sa kanyang bayan ay maipagkaloob nawa niya sa mga bansa sa sanlibutan at ang umiral nawa ay ang kanyang kapangyarihan na susugpo sa pagkakawatak-watak ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang ang pananampalataya sa kaligtasang iniaalay ng Diyos, ang bumuhay at magpatatag nawa sa kalooban ng mga taong nasa pagdurusa, mga walang tahanan, mga may sakit, nasa bilangguan at mga ulila, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang ang ilaw ni Kristo ang manahan nawa sa mga tahanan ng lahat ng angkan na bumubuo sa ating pamayanan at makapagsagawa nawa tayo ng mabubuting gawa sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinagdadasal. Ama, ang lahat pong ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para sa paghahain nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang maidangal. Ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at magdulot nawa ito para sa kaligtasan ng lahat sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa lahat. Ang pagkisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagkapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manalangin ka mo,
kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Thank you.
Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob sa iyong na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietralcina, Mongheng Banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwing ay makinig, magnilay at sumampalataya, aming pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna pong lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita niyo po sa ating screen ang total collections na nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, sa paghahangad nating makapagdasal na mas mataimtim at isa sa mga Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, meron po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, mga kapiyo, bahagi pa din ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para po sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong araw na lamang po. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 9 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles.
Gawaran mo, Panginoong Hesukristo, ng iyong pagkapala at ng iyong pagkabasbas ang mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapalaala naming kabutihan. Nawa ito'y magdulot ng pagkapala at biyaya sa mga taong dito'y magdadasal sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio at ng Mahal na Birheng Maria. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso. At tiyadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.